Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito pang ating general love reading for water sign, timeless love reading. Cancer, Scorpio, Pisces, take only what resonate, guys. Hindi po ito magre-resonate sa lahat, ano po, dahil hindi ko naman makukuha talaga ang lahat ng energy ng water sign sa mundo. Makaka-relate ka, makaka-resonate ka, nararamdaman mo ang reading na ito ay para sa iyo, maaaring ang reading na ito ay para sa iyo. Pero kung hindi naman, okay lang yun. Next time pa naman po tayo. For personal reading, nandiyan po sa description box. I-check nyo na lang po. Jean Clemente Palmes, open po ang aking friend for personal reading. Yeah, again, this is for water sign, kapalaran sa pag-ibig, Cancer, Scorpio, Pisces. I-shuffle ko lang po ng konti pa itong cards. Hopefully, makuha ko yung energy nyo. Ano po? For our water sign. Okay, so start na po natin ang reading. Kunin natin ang main energy mo. Okay, your main energy is the Two of Swords. What's with the Two of Swords? The World and then the Four of Cups. Maaaring ngayon nagkakaroon ka ng choices, pagdadalawang isip, pagdesisyon. And maaaring with the Four of Cups, maaaring naisip mo na parang hindi na ako sure dito sa person na ito. Kasi yung iba sa inyo, pwede may another person na involved sa situation with the Three of Swords. Tapos with the World, nakikita natin na hindi mo masyadong ino-open ang sarili mo dito sa person na ito. Sarado ka masyado and nagkakaroon ka ng pagdadalawang isip kung may chance pa ba talaga sa inyo na itong person na ito. Especially kung yung person mo ay may kakonect ng iba and or yung iba naman sa inyo, iniisip mo lang na baka may kakonect na siya. Okay, and so ngayon, nagdadalawang isip ka at baka wala na kayong chance nitong person na iniisip mo. So, who is this person that you're dealing with? The Ace of Pentacles, bottom of the deck. Una sa lahat, ang nakaka-apekto sa inyo nitong person na ito ay ang usaping pamilya. Yung person mo, ino-open niya ang sarili niya sa iba and possible nga na totoo ang iniisip mo na may karelasyon na siya. Yung iba iniisip, no? Yung iba alam naman talaga nila na meron. And with the Emperor, so sa ngayon yung person mo nagmamatigas, okay, pwedeng concentrated siya doon sa mga new opportunities, new people, new blessings sa buhay niya for now. And or kung wala pa naman siyang karelasyon, open siyang makipagrelasyon sa iba. Okay? Yung iba sa inyo, this could be an ex, this could be a past person na hanggang ngayon ay iniisip mo, kaya lang hindi ka na masyadong sigurado. Okay? So, by the way, may nakakaramdam ako ng energy, maaaring hindi maganda ang pakiramdam mo ngayon, ano? Yeah. So, ano ang nasa isipan ninyong dalawa ng person na ito? For our water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. By the way, meron tayong special channel for water sign. Water sign Philippines. Ayan, check nyo na lang po dyan sa description box. Mas maganda kung isusubscribe nyo rin din po ako doon. Nagkakaroon tayo ng almost daily love reading for water sign. So, ano ang nasa isipan yung dalawa ng person mo? So, you do have the Six of Swords. Okay, maaaring nag-aalala ka sa person nito na alala mo yung memories ninyo nung mga kabataan nyo or whatsoever. With the Magician, maaaring sa ngayon nilolock mo yung sarili mo kasi sinasabi mo hindi, okay na ako, naka-move on na ako. But definitely, nandito ka pa rin sa process or stage ng moving on kasi hanggang ngayon, aminin mo man or hindi, nagmamahal ka pa rin dito sa person na ito. Naaalala mo pa rin itong person na ito. Okay, how about your person na nasa isipan niya? The Knight of Cups is here. Actually, itong nasa I don't know, nakaamoy ako ng buko. Not sure of if buko, no? Or gata. Yeah. This could be your reading. Hindi ako sure kung anong tawag din. Eh. Parang yung tinatanggal yung katas nung nyog ba yun? Yeah. Anyway, this could be your reading kung ikaw ito na may kinalaman doon sa mga na-sense natin na yun, ano? Sa person mo, gusto niya mag-offer ng love or another chance sa'yo, yun ang nasa isip niya, ano?
na gusto ko sanang mag-offer ng love, ng another chance. Kaya lang pakiramdam niya, wala na. And then parang natuto na siya sa mga nakaraan niya or sa nakaraan ninyong dalawa na maaaring i-open man niya ang sarili niya sa iyo, ibigay man niya yung best niya. Kaya lang parang hindi ka open dito sa second chance na ito. So yung person mo, gustuin ko man, i-offer itong pagmamahal ko. Eh kung hindi naman open ikaw sa offer na ito, eh di huwag na lang. So parang pinangungunahan ng person, maaaring wala siyang actions for now. Pinangungunahan niya na yung pag-iisip na baka wala na akong chance sa kanya. Okay? So kaya ino-open niya ang sarili niya sa iba. So emotions din yung dalawa ng person mo for our water sign. Emotion ng person. Ikaw muna, ano? Emotion mo for your person. We do have the strength card. And then, yeah, I just saw the strength card. Leo energy, the high priestess. You might be dealing with your soulmate, with the ace of pentacles. Gusto mo ibigay ang lahat sa kanya. Kaya lang, at the same time, nagmamatigas ka. With the magician, dito nagpapakita talaga sa atin ito. I feel like kung ano man yung emotion mo talaga, niloloko mo yung sarili mo or siya mismo. Dahil maaaring alam mo sa sarili mo, nagmamahal ka pa, naaalala mo pa siya, namimiss mo pa siya. There are times na lumalabas pa rin siya sa panaginip mo para dun sa iba. Pero nagmamatigas ka. Okay? May iba pwedeng itinatanggi. So how about your person? Ano ang emotion niya para sa'yo? We do have the Six of Cups, the Ten of Pentacles, and then the Star, the Ten of Wands. Ayan, pakiramdam talaga ng person mo, nag-end na yun sa inyo. Kailangan niya nang harapin ang future niya nang wala ka dahil ang nasa isip niya, hindi ka na para tanggapin pa kung ano man yung mga sasabihin niya. Okay, maaaring hindi naging maganda yung breakup niyo. Or, yeah, I feel like this is an ex. Hindi naging maganda yung breakup niya. And then, pakaramdam niya, wala ng chance. Hindi mo na siya bibigyan ng chance. So, parang nagkakaroon agad siya ng pag-iisip na, bakit ko pagagawin yung ibigay itong pagmamahal na to? Or i-offer kung baka naman pwede pa. Eh, kung ang nasa isip ng person mo is wala na. Dahil hindi mo na talaga tatanggapin kung ano man yung i-offer niya. And with the Ten of Pentacles, your person is actually waiting. Pero pakaramdam niya, wala na siyang hinihintay. Pero kahit pa paano, nandun pa rin yung point or part sa kanya na naghihintay siya. Kaya lang pakiramdam niya, wala na siyang hinihintay. And with the Star, you are this person's wish fulfillment. Kung ano man yung mga ibinigay mo sa kanya noon, hanggang ngayon tinatreasure pa rin itong person na ito. Hindi pa rin niya nilelet go. Especially kung ito ay mga material na bagay, hanggang ngayon ay tinatago pa rin ng person na ito. Yeah, lalo na with the Ten of Wands. Sobrang importante ka sa kanya at hindi kanya totally basta bibitawan. Kumbaga kung sasabihin sa kanya ng ibang tao, itapon mo na ito, ganyan, hindi niya gagawin yon kasi importante ka sa kanya. Okay? So what will happen in the near future? We do have the Five of Pentacles. Okay. So I feel like may pag... Ito pagdating sa distance, ano? Pwede may pagkakalapit na kayo nitong person na ito. Maaring hindi mo alam yon pero hindi kanya para kamustahin or lumapit sa'yo kasi pakiramdam nga niya hindi siya welcome. Pwedeng minsan may pagkakalayo na sa distance ninyo and in the near future, pwedeng magkalapit ulit, ano? May reconciliation, may reunion. Kaya lang pakiramdam niya, hindi na siya welcome pa rin. Or nakikita natin ang big... Yeah, actually nagkakaroon tayo ng bigla ang pagkikita dito. So possible magkita pa rin kayo nitong person na ito in the near future kahit pa hindi siya magsabi sa ina, "Oy, magkita naman tayo."
kasi nagkaroon ng pagkakalapit dito ng pwedeng home, welcoming home, ganyan. Or kumbaga nandiyan na lang pala siya sa tabi-tabi, hindi mo pa alam. Dahil hindi rin naman niya sinasabi sa'yo. Dahil pakiramdam niya, wala kang pakialam. Okay? Nakukuha mo na possible na may pagkakalayo sa inyo ngayon. Pero time will ka magkakaroon ng paglalapit sa inyo. Biglaan na lang magkakaroon kayo ng pagkikita nitong person na ito. Okay? Pero nandun pa rin yung lungkot, no? Kasi hindi ma-i-open, pwedeng ikaw, itinatanggi mo, hindi mo ma-i-open sa kanyang totoo, and ganun din naman siya sa'yo. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate po kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Manampi TV, Virgo, Philippines, Tapitapon TV. I love you all guys again, and bye-bye.